si Senator Lito Lapid, isa siya sa mga kinoconsider na, I think, in 2011, he was cited as one of the most prolific senators. Yes. Paano po yung pressure nun? Kayo po ba, ano po yung mga sa tingin nyo ma-offer ngayon na kayo naman yung tatakbo as malaking senator? Malaking sapatos po ba yung... Yes, oo, napakalaki. And of course, aside from yung kanyang accomplishments, I also have to answer yung kanyang mga critics. Yeah? May mga criticism din sa kanya as they're telling nga na kumbaga my dad Senator Lapid is included on the silent majority, di ba? So I mean kasi ang problema ng tatay ko is a high school graduate, hindi nakapagtapos ang pag-aaral, he doesn't know how to speak English, so dahil yun sa kahirapan, di ba, alam naman natin yan, pero it doesn't mean na hindi siya nakapagtrabaho because that was 2011, di ba? If you're going to add his total number of bills since he was a senator. He became a senator. May gitna sa 1,000 na yan. But since 2010 to now, meron siyang 500 plus na bills. And 44 of those passed into law. Naging batas. At syempre, pinangungunahan niya nung RA 999, yung Free Legal Assistance Act, na mid-labeling act, 20% expanded Senior Citizens Act. And then yung isa pang popular dyan was of course sa syntax kasama rin siya, and yung huli yung he's the author of the biometrics law, mm-hmm. which is no bio no boto, so these are some of the main laws na kanyang naipasa, at although considering that he's a quiet type of correct. person, kasi medyo takot na takot siya, medyo nakumaharang yung edukasyon niya, yung kakulangan ng edukasyon niya to be more engaged dun sa mga debates, sa mga ano. So medyo may konting pagkukulang siya dun. Sabi nga niya, at least dito naman sa isang side, I was able to able to produce something, deliver something for the people. So kayo po, ano po sa tingin niyo yung, syempre dahil nga given yung mga nasabi niyo po, ano po yung mga bagong mga batas na pinaplano po ninyo? I think first yung una is to expand yung ating incentives na pagbibigay, yung law na pagbibigay ng insentibo sa mga gustong mamuhunan when it comes to tourism. Local man yan or foreign. Second, we have to address our issues with the airports. What are we gonna do? Do we need a law? Do we need to amend some of these restrictions that's covering on our airports, or kumbaga yung flight natin, di ba, with CAAP, di ba? So yun, tignan natin kasi yung ibang batas kasi natin we've been craft since 1935, since 1975, since, hindi na sila applicable by this time. We're, yung ating pag-develop right now, most especially yung modernization natin na tinatawag, most especially with the recent development of IT, of course, diba, information technology, talagang napakabilis. So we have to catch up. Actually, naiiwanan tayo. So I think we have to fast track and remove all these restrictions na nandyan man na para sumulong tayo. And once for all, yung ating internet connection, we have to address it kasi we're being labeled as the number one selfie capital of the world. Mm-hmm. We're being labeled as the number one Facebook user. Na pag-tweet tayo rin, di ba? So, but considering that what's our fast rate for our internet connection? 5 Mbps? 3 Mbps? I mean, di ba? We have to look at this kind of things. And kasi if we're looking for progress, for development, we have to catch up. We have to, kumbaga, we've been in 5150 ba yun yung unang telepono, na, di ba? Aba, 5150. iOS 9 na tayo ngayon. So we have to upgrade also. So yun ang tinitingnan. Okay, Sir Mark, mo walang galang na rin po sa pag-usahan yung mga masama yun. Pero yes, kailangan lang pong maitanong talaga. Yes. Yun nga po yung nasabi niya na yung mga issue na pinukos. Yes, yes. Ngayon po yung allegation ng COA, ano po ba yun? Paano po ba natin didinawin yun? On our office, okay. We've answered issues with COA.